Good morning. Good morning, guys. Andito na kami sa Alabang. Na-traffic kami kasi merong aksidente sa may tapat ng East Bay. Ayan. Ang oras ngayon ay 5:00 na. Hindi namin alam kung anong oras na makakarating ng pier ng Batangas at sana hindi rin madami ang pasahero. Alas 5 5:02 kami dumating dito, 6:01 na. Hindi pa rin umalis yung bus. Pupunuin pa yata yung bus. Sa wakas, umalis na po kami. Inaantay pa rin po namin ang aming oras ng pagsakay at medyo nakakainip na po. Alas 11 pa yung sakay namin ng barko. Ocean Jet. Bale, isang oras lang naman yung biyahe nun. Compare po dun sa malaking barko na Montenegro, Starlight. 2 to 3 hours po yun. Lalo yata, parang mas mabagal yung Starlight. Tapos, ang price niya is 526 yung malaking barko sa regular. Sa senior, hindi ko lang sure kung magkano yung discount at saka sa student at bata. Tapos, sa Fastcat, ay sa Fastcat, sa OceanJet, 600 yung regular, nasa 400 yata yung senior, tas 300 yung mga bata. Ayun. At dahil medyo may yung tao dito sa terminal napupuno kasi may mga pero may mga umaalis din kasi yung iba. Tapos may mga parating pa rin. Ang kagandahan po dito sa terminal dito sa Batangas, dati kasi maliit lang to. Ngayon, pinalaki nila nga, pinaluwag nila. Siguro, ang lawak na niya eh. Oh. Hanggang dun sa dulo, sa kaya na yung upuan. Kaya, kahit sobrang dami, kaya niyang i-accommodate. Ang medyo masikip lang is yung dun sa ticketing. Kasi yung
ticketing doon, medyo maliit. Tapos yun nga, napupuno ng mga tao kasi yun nga, ang dami, sobrang dami. Ayan, doon. Tapos ayan yung entrance. Yun nga pala, mahigpit pa rin ipinagbabawal dito sa pier o dito sa Batangas Port na magdala ng o magtawid ng mga lahat ng klaseng uri ng karne. Kaya kung magdadala ka ng ham, siguro mas maganda wag mo nang magdala kung tatawid ka kasi sayang lang. Meron niyang kakilala ako na may dala daw siyang ham, hindi siya natimbrihan o hindi niya alam na bawal pala. Dalawang ham yung binili niya, magkano din ang ham, diba? Hindi pinayagan, hindi nakatawid, kaya kinukuha lang yun ng kinukuha ng security dito. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Siyempre, kapag gano'n, sa kanila na yun. So ikaw na may dala, sayang naman. Kaya kung ako sa inyo, huwag na lang kayong magdala. Hanggat maaari, huwag na kayong magdala. Doon na lang kayo bumili sa Mindoro o doon sa pag-uwi ninyo. Kasi sayang lang eh, magagastusan ka lang. Ayun po, tapos yung isa, yung kasama ko, wala, umalis. Nainip siya, pumunta siya doon sa labas. At yun nga, kasi ang nakakatawa kasi, dumaan kami doon, pero hindi nakita, hindi ko naman intention na magdala ng mailusot ito. Pero may dala kasi akong lighter na yung lighter na mayroong flashlight kasi na madali pa kami umalis kanina. Nandito sa bag ko, hindi rin siya nakita dun sa scanner. Ayun o, doon. Lahat kasi ng gamit dadaan doon. Ayan, dyan. Tapos, pagtingin ko, nandito pala sa bag ko yung lighter. Hindi nila na-detect na meron akong dalang lighter. Hindi ko naman siya gagamitin sa masama eh. Pero hindi ko rin naman intention na dalahin. Kasi ginamit ko lang naman talaga sa kanina ang ilaw. Ayun po. Pero kung tatawid kayo, bawal po talaga magdala ng mga lighter. Yung mga ganon, flammable po, carne, kasi bawal na bawal po yan. Yan, mga patalim, talagang ikoconfiscate po yun. Eh, yung sa akin naman po, hindi ko naman talaga intention na dalahin yun. Dapat nga kanina, ipamimigay ko yun. Ayun ang bala ko, ipamimigay ko siya, kaya lang, pagbaba namin ng barko, ang dami ng tao, tapos yun nga, ang daming tao, tapos nagmamadali ka, ang bigat pa nung dala, hindi ko na naalala. Pero kung na-detect yun dun sa scanner, ibibigay ko naman eh. Wala, hindi ko naman talaga intention na may file. Since nadala na, di itidirecto ko na sa akin. Diba? Hindi ko naman gagamitin sa masama. Hindi ako manununog. Ayun po. At ako'y medyo naiinip na. Ganito ang eksena kapag umuwi ng probinsya. Nung pandemya, medyo, kaya siguro rin masyado madaling tao ngayon kasi diba, ang tagal na nagkaroon ng lockdown. Yung iba ngayon lang umuwi, ngayon lang nagkaroon ng chance after nung kasi last year, 2021, nung 22, maraming hindi pa rin pinapayagan kasi medyo mahigpit pa rin nun eh. Marami pang mga yung sa mga nagtatrabaho sa Manila, pagbalik nila, ika-quarantine muna bago pa makapasok. So, hassle yun para sa kanila. Kaya din ngayon taon na to, medyo maluwag ngayon. Kaya mas madaming umuwi ngayon compare last year. Kaya, i-expect nyo na. Kaya kung uuwi kayo, siguro umuwi na kayo ng medyo maaga-aga kung pwede. Kasi mahirap bumiyahe. Kasi ang dami talagang pasahero. Lalo na pati yung Romblon. Dito na din sila dito na rin yung port nila. Dati kasi nakahiwalay sila dun yung sa kabila. Pero ngayon, dito na din. Tapos, ayun nga.
nadadagdag sila ng barko yung papuntang pier ng Balatero. Yun yung kagandahan kasi kung hindi ka makakasakay ng papuntang Calapan, kung hindi ka makakaabot or wala nang chance na makasakay ka ng barko sa Calapan, puntang Calapan, pwede kang sumakay papuntang Puerto Galera. Yun nga lang medyo malayong ikikutin mo, pero at least ando ka na sa Mindoro, magta-travel ka na lang. Meron naman doon sakayan pa Calapan, tapos sasakay ka na lang ulit kung saan papunta ka. Ayun po, hindi ko lang alam kung magkano yung pamasahe papuntang Balatero, Puerto Galera. Pero meron na yun po, malalaking barko na. Dati kasi maliliit na bangka lang yun. Parang bangkang dimotor na malalaki. Pero ngayon, pinagbawal na yung ganun. Kasi delikado kasi yun sa malalaking alon. So dun sa Balatero ngayon is yung may fast cut na doon. Ay, sorry. Hindi po fast cut. May fast crap na doon. Yung mga parang ocean jet na passenger lang, walang sasakyan. Tapos, malaking barko na pwede din yung mga vehicle isakay. Yung mga passenger, ay, tsaka yung private car dun sa barko. Ayun po. Konting ano lang po. At mamaya, balikan ko po ulit kayo kasi pag malapit na kaming sumakay, balitaan ko ulit kayo. Ngayon ay, ano, siguro i-dip lang muna kasi medyo maaga pa eh. Alas 11 pa eh. Ano pala ngayon? Alas 10. Isang oras pa. Malapit-lapit na po. Konting taste pa. Makakarating din tayo. Sana hindi umuulan. Dito kasi sa Batangas mainit. Pero sabi nila medyo maulan-ulan daw sa Mindoro. Sa Manila hindi rin umuulan. Pero sa Mindoro parang lagi-lagi. Ayun. Balikan ko po kayo mamaya.